Theraposa blondi. Ayan o. Yun. Makakuha din tayo ng magandang footage niya. Ayan. Ang ating Theraposa blondi. Napakalaki niya na, no? So, eto ay kanyang temporary enclosure lamang dahil inamag yung kanyang dating enclosure na puno ng molds. So, eto yung dating enclosure ng ating Acanthus coria geniculata. Grabe naman itong binigay sa akin na enclosure, oh. Yung substrate sa loob, sabog-sabog, eh. Okay, so check natin kung ano yung mga nilalaman nito. Itong bag na ito. Cork barks. Yan. Salamat sa mga freebies. So mukhang matatagalan ako sa paglilinis nito, yun, no? Kaya gagamitan ko na lang ito ng time machine. So, yan guys. Malinis na siya. So, set up na natin to. Buti na lang at naka-escol ako ng bato dito mula sa aking supplier. Napakagandang bato. Malakas ang tama nito kapag binato sa'yo. Joke lang. So, ito ang ating gagawing centerpiece sa ating enclosure. Very naturalistic, no? Bato lang. Yan, ganda ng shape. Tapos sa ilalim, lalagyan ko ng styrofoam. Kasi gusto ko yung naka-elevate siya. Parang ganito guys, oh. Diba? Tatlong, ay apat pala. Apat na layers ng styrofoam ang ilagay ko para mas angat siya. So, lalagyan ko lang ng glue dito sa ilalim. Para stable siya at hindi basta-basta matumba. Dahil kung matutumba ito, baka madaganan yung ating Goliath bird eater. At hindi na siya maging Goliath. Baka maging David na siya. Joke lang. So, yan ang ating centerpiece, diba? Simple lang, pero rock. Literal na rock. Chill lang tayo guys. Okay, so maglalagay ako ng drainage layer para maganda yung circulation sa ilalim, no? Maglalagay din ako ng hydro fleece. So ito yung magse-separate ng substrate tsaka ng drainage layer. So sa gitna ito. Meron ako dito yung dalawang closed plant terrarium. Noong September 2018 ko pa ito ginawa eh. So explain ko lang, no? Ito yung ating drainage layer, mga gravel, tapos substrate. Tapos sa gitna ay mayroong mesh. Itong mesh na to ay parang hydrofleece din, no? Nagkiseparate ng substrate tsaka ng drainage layer. So kung walang mesh or hydrofleece, maghahalo tong lupa tsaka itong drainage layer. Hindi makakapag-drain ng mabuti yung excess water from substrate. Kapag bioactive na enclosure na parang tropical rainforest, maganda gumamit ng screen mesh or ng hydro fleece. So yan, nakapaggupit na ako ng mga retaso. Fit to size. Lagay natin dito. Tapos ito dito. Yan. Yan. Tapos kuha lang tayo ng kanyang halaman. Siguro ito na lang kasi medyo mas magarbo yung kanyang pagtubo eh. Ito pala yung ano. Yung ating Megaphobema robustum, yung plant sa loob, okay naman, ano? Nag-flourish naman yung mga plants sa loob. Yan. So, kung napansin nyo, hindi na kulay blue yung background natin kasi kinabukasan na ito. So, kapag daylight, kapag umaga, ang ginagamit kong ilaw ay itong mga warm white na ilaw kasi kailangan niya ng ating mga plants para mag-flourish sila. Sa gabi ko lang ginagamit yung kulay blue na ilaw. Minsan kulay green, kulay red, ganun yung LED lights. So, yun. Kunin natin tong halaman na to. Napakaganda. Isang halaman lang gagamitin ko para may space si Goliath na mag-wonder-wonder. Kasi mga tira po sa blondie, malalaki. Lakan natin tong ilipat sa isang pot na biodegradable. Yeah. Bubutasan ko lang itong pot na ito para mag-drain yung excess water kapag nadidiligan siya. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin siya ng earth mix na substrate na good for plants at good for pets as well. Yan. Lipatan natin ito dito. So, yun, no. Hindi ko natapos yung pag-film ko kagabi. Medyo parang napagod lang yung mata ko. Nag-chill muna ako. Then, diretso tulog. Yan. Okay na to. Ito na yung freebie na substrate na sumabog sa loob ng enclosure.
maganda siya, no? Kasi hindi siya damp, no? Medyo dryish siya. So, ibig sabihin, makokontrol ko yung humidity ng enclosure. Mas maganda yung magdagdag ng humidity kaysa magbawas. Tapos, ang ginagawa ko kapag yung tarantula ay mas hiyang sa humid na habitat, eh, inahaluan ko ng moist na sphagnum moss. Yan. So, gaya ng dati. Medyo dry na substrate, tapos medyo moist na sphagnum moss. So, yan. Balance na yan, guys. Kasi matagal naman mag-dry itong sphagnum moss, eh. Matagal mag-dry dito sa tarantula room ko, ah. Iba din dyan sa Pilipinas kasi mainit, eh. Dito sa tarantula room ko, ang temperatura ay nasa 21 to 22 degrees. Haluin lang natin to para ma-mix. Yan. Okay, so itanim na natin tong halaman natin dito sa sulok. Pero kailangan ko muna maglagay ng substrate dito. Nalagyan na siya ng substrate, guys. Hindi ko na video. Akala ko kasi kanina ay naka-record siya, eh. Hindi pala, eh. Dito naman sa likod. Substrate. Very relaxing talaga, guys, ang mag-setup ng enclosure ng mga tarantula, eh. Lalo na kapag ganito na bioactive. Stress reliever siya. Yan. So, ayusin lang natin. Para hindi matabunan yung mga dahon. Tapos, dito naman sa bandang harap. Yan. Kailangan matabunan yung styrofoam. Gumaganda na siya. Compress lang natin ng konti. Simple lang, pero bato. Gagawin ko din siya ng kanyang height, syempre. Para one happy tarantula siya. Siguro ganyan lang, no, sa bandang likod. Ito namang Theraposa blondi natin, eh, hindi na mahilig mag-borrow, eh, kasi malaki na, eh. Laging naka-display, pero yan, may height pa rin siya. Para kahit papano, eh, kapag pre-molt na siya, eh, meron siyang matataguan, di ba? So, yun. Meron ditong maliit na kuweba. Yan. Yan, stable na rin itong height niya. So, pwede siyang pumasok dyan. Tapos, pwede rin siyang pumasok dito. Yan. Para mas cool, eh, magkalat tayo ng sphagnum moss sa surface ng kanyang enclo. Yan. Diba? Naturalistic talaga ang setup. Tapos, etong kanyang dry leaves. Tunay ito na dry leaves, ha? Pero treated na siguro to. Malinis na. Safe gamitin sa ating alaga. Konti lang para magamit natin yung iba sa ibang enclosure. Yan, parang totoo na, boy. Siyempre, kailangan merong inuman sa kanto, di ba? Boring kapag walang inuman sa kanto, eh. Yan, para hindi ma-dehydrate yung ating alaga. Yun. Tapos, konting paulan lang sa loob. Dyan sa halaman. Yan, okay na yan. Kasi moist naman itong kon, eh. Sphagnum moss, eh. Tsaka para hindi masobrahan ng humidity, di ba? Yan. Ganda, di ba? So, ano sa tingin nyo, guys? Okay ba itong ating setup? Napaka-relaxing tingnan, eh, no? Yan. So, yung ating landscape, eh, pa-slant na pataas para yung perception, eh, mukhang maluwang, di ba? Kasi kapag flat lang yan na ganyan, parang masikip tingnan, eh. At least pwede siyang umakyat, di ba? Yan. So, ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, okay naman, eh. Simple lang. Tapos, ang nagdala dito, eh, itong centerpiece natin na bato. Napaka-cool. Tingnan, no? Ganda pa ng shape. Eto na! Si Gulayat. Ililipatan natin siya. So, yan siya, oh. Sana hindi siya mag-flick na kanyang articulating hairs kasi napaka-kati, eh. Yan. Tas lang. Yan. Tapos yung takip. Nag-flick siya ng konti. Sana hindi ako katihin. Nasa yun ang spotlight, Goliath, ha? Huwag mo akong papahiya. Huwag kang mag-flick ng articulating hairs mo. At napakakati. Yan. Daan-daan din natin siya.
You know. You know. Yan ang sweet ng kanyang paglabas. Konti pa, boy. You know. Yan, oh. Yan, oh. Napakabilis talaga lumaki ng mga Theraposa. Laki niya na, oh. So, based sa kanyang exuve, nung last na nag-molt siya, eh, male siya. Sayang. Okay, sana kung female, eh, para mas malaki, eh. Kung female ito, mas malaking enclosure ang gagamitin ko. Kasi mga female, eh, talagang giant. Okay, so 30 minutes na nakakalipas pero hindi pa rin siya gumagalaw eh, no? Hindi ko siya makuha ng magandang footage. So, susubukan kong maghulog ng maliit na hissing cockroach kung kakainin niya. Oops, alis to. Ayun, hissing cockroach nakatakas na. Take 2. Ayun, kinain niya agad, oh. Grabe, astig talaga mga Theraposa. Theraposa blondi. Ayan o. Yun. Makakuha din tayo ng magandang footage niya. Ayan. Oops, mukhang mahanap yung hide niya. Ayun. Kumakasok na siya sa kanyang hide. Ayan. Yun na ba yun? Hindi ka man lang nag-wonder-wonder sa iyong enclosure. Napakaganda, oh. Kita agad yung hide, eh, no? So, yun. Normally, yung mga tarantula kapag na-rehouse, eh, hindi agad kakain, eh, kasi stress pa sila. Kailangan muna nilang mag-settle. Pero itong Theraposa, eh, kain agad, eh, no? Itong mga puti-puti sa water dish niya, eh, mga springtails. Yung mga yan, oh, guys. Mga springtails, yung mga yan. Ang lilikot. Hindi kompleto ang bioactive setup kapag walang springtails eh. So yan. Lagyan natin yan dyan. Eto na siya guys. Kinabukasan. Tingin ko eh, settled na siya. Huwag ka muna magtatago eh. So yan guys, ang ating bioactive tarantula enclosure para sa ating Theraposa blondi, ang Goliath birdeater tarantula. So dito ko siya sa space na to ilalagay. So yan ang ating Goliath birdeater tarantula, ang kanyang bioactive enclosure. Napakastig. Tapos, eto naman si Hanso. Konting kumusta lang. So, eto siya, you know. Encho. So, kapag gabi, eh, nag-wonder-wonder siya dito, eh. Umakit siya sa bato. Pero pag umaga, laging nakatago. tapos, eto naman si Megaphobema robustum. Hindi ko pa siya natsatsambahan na nakatambay sa labas, eh. Kasi, napaka-shy type ng tarantula lang to, eh. Napakaganda, pero masyadong mahihain. Kung makikita nyo dun guys, oh, yung ating Orpnacus Filipinus nasa likod. Orange na orange, ang Philippine orange tarantula. So yun nga, transitioning ako ng glass enclosures, no? Yan, no? Mga glass enclosure. Yan, tapos mayroon pa dun sa taas. So, yun. Maraming salamat sa panonood ng SPTV. Yung giveaway malapit na. Malapit ang matapos yung mga papag-giveaway natin. At maraming salamat sa inyong suporta. Kung wala kayo, wala ang SPTV. So yun guys, chill lang tayo lagi dito sa Schizo-Pelma TV.